Dito kasama ho natin ang chairman ng Philippine Red Cross, si dating senator at Philippine Red Cross chairman Richard Gordon. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis Pito, senator, at kasama natin ang ating katandem si Bombo Everly Rico. Thank you so much for joining us. Maraming salamat po, no, sa pag-join sa amin sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Kamusta ho sa ngayon ang pagtugon po ninyo sa mga apektado, mga kababayan po nating apektado ng Super Typhoon Pepito diyan po sa may Bicol Region at Cagayan Valley after nga po yung dalawang magkasunod na landfall ng naturang super typhoon, Mr. Chairman? Anim na typhoon na yan in less than a month. No? At ang nangyayari ngayon, nandun pa rin tayo sa Bicol, andun hindi kami umalis doon. So, nagdagdag tayo ng tao sa Cagayan, sa Isabela, dahil sa Leon at Marce, sa Nica, sa Aurora, nagdagdag tayo ng tao sa Ovel ulit, sa Cagayan, and now sa Pepito, Catanduanes, Bicol, Central Luzon, lahat saan may mga tao ng Red Cross at mga logistics. Right now, ang mga problema ay hinaharap natin ay halimbawa sa Bicol, sa Catanduanes, yung lalo na sa northern part, may mga hospital tayo sa Birak, southern part yun, na walang tubig. Sira yung water district. Kaya naglalagay tayo ng tubig ngayon, ng water tanker doon at 10,000 liters ang kinarga na natin doon sa hospital. Tatakbo ngayon yung water tanker natin doon sa dulo sa Pandan, sa norte. That's a 3-hour ride. At maglalagay tayo ngayon ng tatawag natin water purifier doon para yun ang mahirap. Wala talagang tubig doon at wala pa rin kuryente. So magdadagdag siguro kami ng water tanker doon kung kailangan. In the meantime, continuous ang tulong natin sa mga lugar na yan, lalo na sa food at saka yung tatawag nating food trucks na nandun palagi. Magsusupply tayo ng mainit na pagkain, pati doon sa mga pier, sa Sorsogon, sa Maslog. Lahat siya, dinibigyan natin ng pagkain at saka lahat ng mga tao nasa evacuation center. And then tuloy-tuloy pa rin tayo, tinitingnan natin, ina-assess natin. Sa Catanduanes, nung tinamaan niya nung mga nakaraan typhoon, ang abaka farming nila natamaan. Ngayon, tanamaan na naman yan. So this looks like maglalagay tayo ng livelihood program dyan. Pinag-aalala namin, mag-raise tayo ng pondo para mabigyan ng tulong yung mga tao dyan para sa livelihood, para mabuhay ulit yung kanilang abaka. Sa Aurora, walang kuryente, 80% of the province. Walang communication signal. Mabuti na lang ang Red Cross palagi. Meron tayong mga tinatawag na satellite links. Meron tayong tinatawag na Starlink na nakaka-connect sila at nakasakay sa mga truck natin para nakikita natin yung nangyayari sa kanila. At maraming damage sa mga facilities and houses reported ngayong umaaraw na. Umiikot ngayon yung mga tao natin sa Catanduanes, nagpalabas tayo ng mga motorsiklo kagad kahapon para makita lahat kung anong damage. At nagpapalipad tayo ng drone para makita talaga kaagad yung kalakihan ng mga na problema. Ang problema naman dito sa Aurora, hindi nakakapangisda yung mga tao. With no sailing policy. So baka magbibigay kami ng cash grant dyan. Pinag-aaralan namin as we speak. Okay. As per report po ng mga kasamahan po ninyo doon po sa ground level, Mr. Senator, saan po yung may pinakamalala na pinsala pong inabot after po ng onslaught na itong Super Typhoon Pepito? Chairman. Ang malaking tama sa Nueva Vizcaya, wala pa sa NDRMC ito, mainit po ito, landslide doon sa Barangay Labang, ang bagyo, Nueva Vizcaya, at 7 ang patay at 3 ang injured. At iba na sa trauma and medical center ngayon. Nag-deploy tayo ng ERU doon at yung mga bumagsak na puno doon ay nilalagari ng mga chainsaw ng Red Cross at yung payloader pinalabas na namin doon para makatulong sa pagbukas ng mga karsada. May mga flooding sa 4 na municipalities ng Bambang, Bayumbong, Dupax del Norte, and Solano. At saka meron tayong welfare team to support, psychosocial support sa mga pamilya ng mga casualty. Siyempre, natatarantayan, nabibigla sila. So, meron tayong psychosocial na binibigay sa kanila. Nag-deploy din tayo ng assessment team na dalawang team. At tuloy-tuloy, ngayon, ang concern natin, nagbukas ng 6 na gates ang Magat Dam sa Cagayan at para mabawasan yung pressure dahil wabaksak yung tubig ng mga bundok na kapaligid sa Cagayan sa dam. At kung di pipigilan yan, magkakaroon ng flooding pagka tamaan na naman niya, kaya nagpapawala na sila. Inaabangan natin yan, tinitingnan natin kung ano ang mangyayari dahil baka magbaha, marami na namang ma-isolate at masisirang mga kabuhayan ng tao. Nag-deploy tayo ng 6x6 truck noon, tumulong sa
evacuation. At meron tayong mga rescue team doon. At gano'n rin na yung food truck na andon. At sa Apari, sa Cagayan, nandun yung mga tao natin. May water tanker tayo doon. At ngayon, nanghihingi ng tulong sa atin ang civil defense. Meron silang malaking water purifier. Kailangan lang mag-distribute. So, bibigyan natin ang water tanker. Pinag-aaralan namin. Hinintay ko lang yung request para magpadala kami doon ng dagdag na water tanker para mas mabilis mabigyan ng tubig yung mga tao doon at yung mga hospital doon at yung mga nangangailangan ng tubig. Okay. Bumbever, with your questions, please. Alright. Kumusta na rin po namin, Sherman, yung mga volunteers po ninyo after po nitong pito na magkakasunod po na bagyo? Ang mga mobilized volunteer natin siguro umabot na ng mga 5,000 all over the area. Pero tuloy-tuloy ang augmentation natin yan. Nagpadala rin tayo ng halos umigit kumulang na less than 1,000 blood units doon dahil nasira yung mga blood centers natin or sa Albay, Sorsogon, Kamsur, Masbate, Catanduanes, mahirap manguha ng dugo doon. Kaya tuloy-tuloy ang pagpadala ng dugo doon. Lampas na 1,000,000 na ang pinapadala ng dugo doon sa mga lugar na yan. Tandaan mo ang Catanduanes na isa-isang isla yan, kaya mahirap tumawid, lalo na pag kami bagyo, hirap na hirap kami makatawid doon, pero ginagawa yan. So far, ang cost ng Red Cross siguro umabot na ng mga 20 to 25 million pesos. Yung palang mga tulong natin sa kasalukuyan, sa tubig, sa hot meals, sa mga hygiene kit. At yan ay lalaki pa yan sapagkat marami pang no water areas, marami pa tayong tutulungan. Kaya yan na muna siguro dahil ang dami-dami kong kasabihin. Nababanggit niyo po, Chairman, itong tungkol sa mga ipinadala nga po ng dugo sa May Bicol region na nasalanta rin po ng bagyo nito pong mga nagdaan na tumama sa ating bansa. Ano po yung reaction po ninyo at sa kabila po ng banta nitong Super Typhoon Pipito, nakalikom pa rin po tayo ng hanggang sa 10 drums sa kasagsagan po ng Dugong Bombo 2024? Kamahal na mahal ko Radyo Bombo at kababayan natin, mahal na mahal ang Radyo Bombo sapagkat bukod nagbibigay ng talagang makahulugan balita at makasaysayan, makapagkasalukuyang balita at analysis ang nabibigay pa ng dugo. 20 taon na ang partnership natin ang bigay ng dugo at ngayon umabot sa 3,768 ang nakalap natin dugo at yan ay tuloy-tuloy at mabuti na banggit mo sapagkat babanggitin ko talaga yan. Naunahan mo lang ako. Thank you sa Radio Bombo. Thank you kay Bert at saka sa ating mga kaibigan sa mga pamunuan ninyo at lahat ng mga kawani ng mga Radyo Bombo sa buong Pilipinas. Okay, sige. Panghuling katanungan na lamang ko, Mr. Chairman, paano po yung sa ngayon, koordinasyon po ninyo with the local government units? Dahil minsan may mga reklamo ko na may mga area na hindi po naaabot ng tulong ng mga local government units pero naaabot din po ng Philippine Red Cross, Mr. Chairman. Alam mo, karamihan kung magkamisan, magdadala ng tulong, yung pinakamalapit ang matutulungan. Kaya overserve ang tawag natin doon, overserve. Busog sila. Meron tayong mga underserved units. Bawa ngayon, pinipigure out ko kung paano kami makakapagpadala ng tubig sa isang barangay sa bundok ng Sorsogon. Na although wala pang 1,000 tao, nahihirapan silang makakuha ng tubig. Kaya pinag-aaralan namin dito araw-araw. Yung problema yan. Ano pangalan ng barangay rin sa Sorsogon? Itinextan sa akin kahapon. At bukod dyan, papadala rin tayo ng aquataps para yung inumin ng tao ay malinis. Kaya kami basic yung pagkain, tubig, sa malapit sa Donsol, isang barangay ng Donsol. Yung pa naman ang pinasikat ko na Watch Our Whales. Maraming may mga barangay doon na hindi maabot ng tubig kaya sisikapin natin makapagpadala tayo ng isang buffalo, water buffalo. Ewan kung ubra doon dahil bundok yon. Pero at least makapagpadala tayo ng kahit na rain harvester para pag umulan may tubig at mapuno natin yung mga tubig na yan. So yan ang mga problema natin ngayon pero like I said, we have water tanker units na Sham na nakakalat yan. Meron pa tayong mga drone para makikita natin ang overview. Meron pa tayong satellite phone. Pagkukuha ko lang ng satellite phone bagong-bago dahil luma namin, hindi na umuubra. Meron pa tayong pinadala ng mga volunteer emergency response vehicles. Yung sinabi ko, gastos lang yan. Pero pwera pa yung halaga ng mga vehicles, ng mga gamit
na ginagamit dito sa halos buong Luzon at kasama ang Visayas. Thank you so much. Maraming salamat for joining us, Senator. Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap, Senator. Maraming salamat ka na sa inyong pamunuan. Thank you very much. Lalo na lumalakas sa loob namin pagkasama namin ang Radyo Bombo. Thank you. Maraming salamat po, Senator. Si dating Senator at ngayon po'y Chairman ng Philippine Red Cross, Senator Richard Gordon.